T'as gagné toi. Hello. Oy, hatid mo lang dito sa room 210, ha? Thank you. Bye-bye. Sino yun? Asawa mo. Ha? Eh, bakit mo sinabing nandito tayo? Naku, relax ka lang. Nagpa-deliver lang ako ng pizza. Eh, di ba trabaho niya yun? Oh. Hello, dear. Mamaya pa ako uwi eh. Oh, traffic sa EDSA. Okay, sige. Bye. Naniwala siya traffic sa EDSA? Oo naman. Inakalain mo natatraffic rin daw siya sa EDSA. Later rin siya makaka-uwi. Dali lang talaga lokohin nun eh. Nice! Okay. Teka, hindi mo man lang naisip na baka pareho lang kayo nagdadahilan. Hello? Ha? Bakit naman? Sige, kung yan talaga gusto mo, wala akong magagawa. Sige. Bakit? Anong problema? Yung girlfriend ko nakipaghiwalay sa akin eh. Babaero daw kasi ako eh. So, ibig sabihin nalaman niya yung tukol sa atin? Paano nangyari yun? Eh, nag-iingat naman tayo. Oh my God, nakaka-guilty. I'm so sorry, okay? I'm sorry. Ito naman, akala mo ikaw lang babae ko. Assuming ko. Ay, si Mama. Hello? Ay, opo, opo, opo. Sige po, sige po. Uy, halika na, bilisan na natin. Hinahanap na ako ni Mama eh. Nahanap ka na? Oo. Balik ka na, umalis na tayo. Ha? Aalis na, hindi ko pa nga naguhubad. Halika na, magmandali na tayo. Hindi, hindi, hindi na, okay na. Tapos na ako eh. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin ang bagong chef ng restaurant na magpapakita sa atin kung paano gawin ang ating bagong steak dish. Mula sa Beijing, Chef Bei Jin. Yay! Wow!
Atin to? Sakto yun? Ano yun? Ha? Napakaalat nun eh! Anong klase yun? Bawa! Ano to, Chef? Ano mo yung pinakain sa atin? Ikaw! Umalis ka na nga dito! You're fired! Ay, akala ko, hindi ka na darating kanina. Ako, hindi darating. Birthday mo. Tsaka pangalawa, libre to, di ba? Libre? Akala ko ba ikaw sasagot dito, blowout mo sa akin? Sige na. Ayun naman. Pa-birthday ko na sa'yo. Happy birthday, Tol. Pare, thank you. Happy birthday to me, pare ko. Salamat. Pare, alam mo, maalala ko ah. 40 ka na, di ba? 40 years old. Tapos, hanggang ngayon, wala ka pa rin asawa, binata ka pa rin. Hindi ka ba nagsasawa? Alam mo, pare, gusto ko na naman talaga eh. Problema ko, Brad. Tuwing nagpapakilala ako ng kahit sino mga babae sa nanay ko, kahit isa walang pumasa. Oo, sa mukha pa lang talo ni. Eto ha, makakamakinig ka dito sa tip ko ha. Ang tip ko sa'yo, pare, magdala ka ng babae sa nanay mo, yung kamukhang-kamukha niya. Sigurado, aprobado yun. Oo! Sigurado ko! Sigurado ka? Oo, magugustuhan ng nanay mo yun. Sabi yan, ha? Aprobado yun. Talaga? Kamukha ng nanay ko, ha? Oh, pare! Rikoy! Ano? Masa? Masa ka? Oh, eh ano, yung pinayo ko sa'yo, sinunod mo ba? Sinunod ko, bro. Alam mo ginawa ko? Kumuha ko ng chick, kamukhang-kamukha na nanay ko. Eh, nang pala eh. Eh, nang nangyari. Yun, ayaw naman ng tatay ko. Wala paliligtasin. Lahat tutupukin dito sa Mas Pinabonggang. Sumbong-sumbong, kay bonggang-bonggang-bongbong. Oh, sawa na ako, pare. Pagod na ako, eh. Sandali, anong ibig mo sabihin? Pati... Ba't yun ang itsura mo? Eh, Tol, di ba naalala mo yung asawa ko, si Rose? Eh, mula nung nawalan ako ng trabaho, parang... Pakiramdam ko, ina-under niya na ako, pare. Hey, pare, eto nga, nagdala kami ng putas. Baka sarali makatulong sa pagaling niya. Nako, thank you, pero ano, hindi pwede sa kanya yan, eh. Ano siya, robot? Pero hindi, pare, ano, kahit medyo nawi-weirdohan kayo, ano, eh. Ina-assure ko sa inyo, pare, nagmamahalan talaga. Ay, naman talaga ito. Dan! Ah! Pare, si Glenn. Uy! Glenn! Pare. Uy, Tol! Ano, pasok mo na? Kapakamusta na? Ba't hindi ka lang nagpakita? Pare, wala. Sawang-sawa na ako, pare. Pagod na ako, eh. Sandali, anong ibig mo sabihin? Pati... Ba't yun ang itsura mo? Eh, Tol, di ba naalala mo yung asawa ko, si Rose? Eh, mula nung nawalan ako ng trabaho, parang... Pakiramdam ko, ina-under niya na ako, pare. Ha? Huh? Oo. Eh, Tol, kung ibig sabihin yung pamamalengke, eh, ina-under ka na, parang mali naman yata yun. Eh, ako naman minsan namamalengke rin ako. Oo, minsan lang yun. Pero ako, pare, araw-araw namamalengke. Tapos araw-araw, gusto niya lahat ng pinamalengke ko, iluto ko. Same day, pare. Pare, sawang-sawa na talaga ako. Hindi tama eh. Hindi tama yung ginagawa. Parang mali naman yata si Ross doon. Umpo ko naman. Hindi, pare. Tsaka tignan mo, tamay tsura ko, Tol. Tignan mo, pati itong apron, pati itong hairnet. Siya may kagagawa nito. Si Rose! Gusto niya to, pare. Kaya hindi ko nakamali talaga. Si Rose pa rin na nasusasabay ng lamit mo? Oo, pala namit ko. Lahat, mamaling ka lahat. Pare, ina-under ako. Eh, naku, huwag ka mag-alala. Sige, pag nakit ako si Rose, kausapin kayo. Mali na yata ginagawa yan sa'yo, eh. Hindi, dama. Mali na. Rose,
Buti naman, dumating ka. Kailangan natin mag-usap. Eh, mali naman yata itong ginagawa mo kay Glenn. Kanya pa ito nagsusumbong eh. Ina-under mo daw siya. Alam, hindi ako nagpunta dito para makipag-ako. Nandito ako kasi gusto kong marinig ang mga sasabihin ni Glenn. Ano yun? Yung kompleto. Yeah, sinabi ko na, yung ano, ina-under mo ako, tapos nung wala akong trabaho, parang lahat na lang pinapagawa mo sa akin, pati pananamit, pati itong sura, pamamalengke. Yun, nasawang-sawa na ako, pagod na ako. Oh, ano pa yung pinaka-importante? Pero ganun pa man, handa akong maging sunod-sunuran at magtiis para sa asawa ko. Dahil napakabait niya. Sa katunayan, pinayagan niya akong magpunta dito para magsumbong sa'yo. Sige, pare, alis na ako. Dahil naghihintay nga pala sa labas ang maganda, mabait, at mapagmahal kong asawa na si Rose. Okay, Glenn. Okay. Sige. Sige, pare, ha? Glenn, ano lang yan, Glenn? Uy! Huwag mo nasagutin yan. Hindi pwede asawa mo to. Bakit naman siya tatawag sa'yo? Magsusumbong na naman to sa akin na pinagtataksilan mo siya. Ay, teka lang. Masyado ay masaya. Ito matawag. Hello? Kasi pinag-o-overtime ako ng boss ko, kaya mamaya pa ako makaka-uwi. Ano? Uuwi na ako. Hoy! Teka sandali, sabi mo pinag-overtime ka ng boss mo. Bakit ka uwi? Eh kasi yung misis ko nasa bahay ng boss ko eh. Daraya. Hoy! Di ba sinabi ko sa'yo, huwag ka tatawag pag magkasama kami ni Trina? Nakakasorbo ka eh! May ginagawa kami! Tumawag ka ulit, may malalagot! Oh, babe. Ang tapang mo talaga. Alam mo, na-attract ako pag ganyan ka. Eh, teka, sino ba yung tumatawag? Tatay mo! Lagot ka! Ano ba ito? Istorbo na ba? Hello? Pare? Sigurado ka? Hindi nga. Ako, paano yan? O sige, mag-ingat ka, ha? Ako. Bakit? May problema ba? Oo, yung kaibigan nating si Gerald, may ano daw, positive, may STD. Uy, di sa akin galing yun, na. Wait, panahat lang. Hello? Sige po. Okay, bye-bye. Ano yan? Kailangan ko na umalis. Ha, hindi, tingnan lang, sino ba yung tumatawag? Yung nanay ko naninikip daw yung dibdib eh. Ay, mukhang nasalahin niya yata yung paninikip ng dibdib, no? Yeah, sige po. Open po kami. Ah, sige po. Salamat. Oh, magandang umaga po, sir. Umaga. Pagupit tsaka ahit. Okay, sir. Parang tanga na yung buhok. Andyan ba si, Raymond? Ay, wala si Raymond ngayon, sir. Oy. Pero may bago kami ngayon. Napakagaling. Sino? Si Chef Bechin. Chef? Oo, pero, naku, relax lang kayo, sir. Napakagaling lang. Sige, upo na po kayo. Tatawag ka na po si Chef Bechin. Chef, sigurado ka, Chef? Oo, sigurado ka, pero napakagaling. Chef Bechin!
Uy! Albrecht, siguan nito! Sabi ko ahit, tsaka gupit! Hinga, sinan ako. Ano ginawa niyo? Nagpapagupit lang yung tao eh, binitpura mo ng asin! Ano mo ginawa mo? You're fired! You're fired! Bonggang-bonggang gabi na naman sa inyo lahat. Ito naman po si Bongbong, sisilipin ang inyong mga sumbong. Walang paliligtasin. Lahat tutumbukin dito sa mas pinabongga. Sumbong-sumbong kay Bonggang-bonggang-bongbong. Dito na kayo magsumbong, diretso pa ang aksyon. Bueno, tapos na ang Miss You, pero mga Is You, hindi pa natatapos at heto, sinusumbong ang mga Perwis You. Irampa na natin ang unang sumbong. Sumbong ito ng isang biyokunera na nirereklamo ang mga Pinoy na walang ginawa, kundi i-bash ang sagot sa Q&A ng mga contestant as if sila na ang pinakamagagaling sumagot sa mundo. Ulat-latin natin ang sumbong na yan. Ay, ano ba yan? Ang tsaka ng sagot, ma'am. Tsaka may interpreter na siya. Bakit hindi niya ginamit? Oo nga, di ba? Ano ka ba? Baka ninenervyos lang. Ay, hindi kaya. Ang sunga-sunga ng sagot niya. Anak ko, ibabash ko yan. Ay, ako rin. Di ba? Alam mo kung ano ang in question? Your behavior! Ang dalhin niyong mamintas at mang-bash ng sagot, mga contestant, eh kayo, nakapasok man na ba kayo sa top 10 ang klase niyo? Nakasagot ba kayo ng maayos sa tanong ng teacher niyo sa recitation? And worse, yung mga spelling niyo sa English words na ginagamit niyo mismo sa pambabas niyo, eh mali-mali rin! Tigilan niyo na yung pagmamagaling niyo kung ayaw niyo kumuha ko ng mic at isaksako without any question sa inyong mga sumbong! Bueno, magpapasabog na ikalawang sumbong. Sumbong ito ng isang pageant follower na nireklamo ang mga pageant expert kuno na mahilig mag-post sa mga forecast nila habang nangyayari ang pageant, pero mali-mali naman at wala namang tumatama. Ilantad na natin ang sumbong na yan. Ah! 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 Oh my God! Love it! Ano to? Akala ko ba pageant expert ka? Bakit? Mali naman tong pinost mo, yung forecast na pinost mo. Wala naman tumama doon sa top 6. Oo nga. Mali kasi yung mga judges. Huh? Ay, yung judges pa yung mali. Naman. Wait ka ha. Magpo-post uli ako ng mga forecast ko para sa top 3. Ang hilig mong mag-post ng mga forecast mo every round of the competition. Pero wala naman tumatama. Tapos, sisisihin mo yung judges dahil sila kamo ang mali. Magpo-post ka na naman at ibabash mo sila. Sino ba ang judge? Ikaw o sila? Uli-uli, leave it to the judges and keep your opinion to yourself para hindi ka magbukan syunga na nagdudunong-dundungan kung ayaw mong irampa kita sa stage at i-judge ang itsura ng iyong sumbong. Bueno, sasambulat na ikatlong sumbong. Sumbong ito ng isang hopeful na nireklamo ang isang contestant na nagbigay ng gown na isinuot niya sa isang prom girl dahil hindi raw ito karapat-dapat. Sukatin natin ang lalim ng sumbong na yan. Kain ka na. Nakakainis. Uy, teka, bakit? Eh paano, yung gown ba naman ng isang contestant sa mayaman ibinigay, hindi sa mahirap? Yay. Okay. Eh, paano mo naman nasabi na mayaman yun? True. Maganda kilay. Nagpapaparlor, may pampaparlor, may pampaganda. Kaya naku, ibabash ko yan. Uy! You poor soul! Maganda lang ang kilay, mayaman na. Di yata kami na-inform na yan na pala ang sukatan ng estado ng tao ngayon. Imbis na matuwa ka sa gesture ng contestant na nagbigay ng gown niya, ginagawa mo pa ng issue!
Bakit? Kanya naman yung gown na yun, ah. Kaya hindi ba siya naman ang may karapatan kung kanino niya gustong ibigay ito? Tanggalin mo yung inggit sa katawan mo kung ayaw mong bigyan kita ng gown for your prom na labas ang iyong sumbong. Which reminds me of this quote that I'm reminded of. The most significant change that I witnessed happened in the past 10 years is sex change. I thank you. Bueno, hanggat may reklamador, hanggat may pakialamero, hanggat may sumbongero, nandito ako at itirahin ko kayo sa sumbong. Kaya kung may gusto kayong ipatira, ipagbigay alam nyo lang dito sa mas pinabonggang sumbong-sumbong kay bonggang-bonggang-bonggong. Dito na kayo magsumbong, diretso pa ang aksyon. I thank you for world peace! Ba't hindi mo kaya sagutin? Baka importante. Eh? Ba't ka naman sasagutin? Eh, wala naman akong trabaho. Hindi naman din ako nag-a-apply. Saka, magulang ko, hindi kami close. Hindi ako nakikipagkita sa mga kaibigan ko. Posibleng may tumawag sa akin. Saka, baka survey lang yan. O kaya, naninigil lang ng utang. So, ano? Game na ulit? Hindi ka na. Oh! Bakit? Ah, wala. Iniisip ko lang kasi kung anong nagustuhan ko sa'yo. Teka. Hello, bakit ka ba tumatawag? Long timing ka naman eh. Mamaya na tayo mag-usap. Sige na, sandali lang to. Tatapusin ko lang. Bye-bye. Ano ba naman yan? Nakaka-offend ka naman. Ba't ka naka makipag-usap sa kausap mo? Ha? Parang trabaho lang to na kailangan mong tapusin. Huwag ka namang magalit. Hindi naman ganun ang ibig ko sabihin eh. Wala naman ako sinasabi na masama tungkol sa'yo ah. Eh. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, mabilis ka lang talaga. Dali. Ano ba sagutin yan? Hindi pwede, kailangan ko sagutin to kung pare ko to. Ano naman ngayon? Inuutangan ko, pambayad ko sa'yo. Pagod ko lang. Andiyan ka na, pare. Hello? Oh. Ah, ganun ba? Oh, sige. Sige, bye. Sino ba yan? Mrs. Ko. Naku, may emergency daw siya sa opisina. Kailangan umalis na tayo kagad. Ha? Ano naman ngayon? Bakit tayo aalis? Eh, mahal ang pagkain dito. Doon lang tayo sa bahay kumain. Tara, dali. Hello? Oh. Oo. Oh. Kunin ko sa'yo, ha? Ha? Sige. Abot mo sa'kin, ha? Okay. Uy! Wow! May ipapadala ka ba dito? Teka, ano yan? May regalo ka sa'kin, o? Hindi. Nakalimutan kong bumiling protection. Tara. Ready na pala ang bangkay for post-mortem. Ipe-prep ko na po ba? Ibigay mo na lang dun sa bago, pero bilisan nyo, ha? Kasi yung family darating na daw. Maya-maya na lang siguro yun. Ay, ayan na. Ayan yung family. Ayan mo si Chef. Si Chef po? Oo, si Chef. Chef Bichin. Sige na, tawagin mo na. Chef! May iwan ka na namin. Ikaw nang bahala sa mga. Thank you.
Pare! Pare, salamat. Salamat, binisita niyo si Meg, ha, pare. Pare, ito nga, oh, nagdala kami ng putas. Baka sarali makatulong sa pagaling niya. Nako, thank you, pero ano, hindi pwede sa kanya yan, eh. Ito kasing si Meg, ano siya, paano ba papaliwanag to? Pare, ano siya, metal endoskeleton na nababalutan ng cybernetic na skin organism. Ano siya, robot? Robot. Teka. So, para siyang computer lang, ganun? Oo, parang ganun nga. Ewan ko, siguro nawi-weirdohan kayo, no? Kasi, pero hindi pare, ano, kahit medyo nawi-weirdohan kayo, ano eh. Ina-assure ko sa inyo, pare, nagmamahalan talaga kami. Pare, siya lang yung laman ng puso ko, siya lang yung nakakaintindi sa akin. Pare, ako lang laman ng CPU niya. Kaya talagang, salamat sa inyo na pagpunta nyo dito. Sana nga matulungan nyo kung mapagalingin siya. Ano ba pwede namin gawin? Baka pwede kami mag-donate ng dugo sa kanya. Dugo? Naku, hindi. Wala siyang dugo eh. Ano siya eh? Langis. Langis ang kailangan niya. Langis ang kailangan niya? Oil. Ako, tamang-tama. Meron akong kaibigan na may-ari ng gasoline station. Naku, pwede mag-donate ng langis sa'yo yun. Ano bang type ng langis ang pwede ilagay sa kanya? Hindi basta-basta eh. Medyo, ano eh, iba kasi yung composition ng oil na ginagamit sa kanya. Dapat yung medyo malapot na hydrocarbon-based. Eh, yung mga binibentang motor oil dito, mga 18 to 34 lang na carbon atoms per molecule, kailangan niya mga 50. Pataas. Kung mahirap maghanap nun. Medyo sa Italy ko pa ino-order yung ganun eh. Kaya, oo. Meg. Ay, sir! Nako, buti dumating na kayo. Tratahan po. Oo, kailangan. Kamusta po alagay? Eh, medyo ano eh, nagmamalfunction eh. Sige, tatry ko pong i-revive po. Sige, please. Oh, jumpstart ko lang nawala, po. Nawala ng kon eh. Okay. Okay, start na to. Clear? Meg. Isa pa? Meg? Isa pa. Naku, sir. Pasensya na po. Wala na po. Bumigay na po yung motherboard po niya. Wala na, Meg! Sorry po. Meg! Ba't mo ko iniwan, Meg? Meg! Sir, ito po mapapakinabangan niyo pa po. Ito po yung kanyang hard drive po. Nandiyan po lahat na magaganda ninyong alaala. I-download niyo lang po. Okay na po yan. Salamat. Sige po. Wala na siya. Wala na siya. Para iniwan na ako ni Meg. Excuse me, excuse. Pare? Sir. Oy, dadali na ba sa morgue yung boyfriend mo? Ay, hindi. Hindi taga morgue to. Taga junk shop to eh. Pag-uusapan namin kung anong mga piyesa ni Meg yung pwedeng ibenta. Sir, bali po, 18 pesos po ang kilo ng bakal sa amin. Tapos, 25 pesos naman po sa tanso. Umura naman. Yung ano niya, balakang aluminum eh. Kumatanggap pa kayo aluminum. Tingnan po natin. Okay, sige. Tsaka yung sa dibdib, tsaka sa bandang likod, may silikon yan. Dami silikon yan. Magkano ba ang silikon? Sir, magkano ba pagawa niya? Mahal yan, pare. Oh. Galing Italy yan. Oh. Maganda si Mrs. Ha? Yung sa liig ba, may ano yan eh. May tanso sa liig yan. Yeah. Oo, yun. Mahal yun. Alam ko yung tanso. Ulitin po yung tanso. Tignan natin. Ito. Tignan mo. Ayun. Tumali ko! Wait lang. Mamaya na yun. Hello? Okay po, sir. Punta na. Oh, teka. Ba't ka nagbibihis? Sorry. Kailangan ako sa office, eh. Ha? Pinapunta ako ng boss. Akala ko ba tapos na yung trabaho niyo? Sino mo may sabi sa yung trabaho gagawin namin? Yeah! Okay. Hello! Oh, sige! Ay, dumakit ka! Sino yung tumawag? Misis ko! Bakit na rosa dito eh? Ha?
Hindi ka natatakot na mahuli tayo ng misis mo? Halika, tago tayo. Naku, hindi ako natatakot. Hindi naman tayo mahuhuli. Basta siguraduhin mo, ha? Huwag kang didilat at huwag kang ingiti. Yan. O, diba? Oh, may tumatawag sa'yo. Sino yan? Eh, nanliligaw sa akin. Eh, ba't hindi mo sagutin? Okay lang sa'yo? Okay lang! Oh, sige. Hello? Sinasagot na kita! Oo, tayo na! Okay lang daw kasi sa kanya na dalaw kayong boyfriend ko. Teka! Hello? Oo, hindi. Nakakaiga pa. Oo. Maya-maya, babangon na ako, ha? Oo. Tapos mag-BBS, oo. Mga isang oras. Oo. Okay, sige, sige. Bye. Ang misis mo yun? Oo. Ang tapang mo naman. Halos sinabi mo na lahat ng detalye ng ginawa natin. Hindi. Ang alam niya, nasa ospital ako ngayon. Nagpapacheck up ng bituka. Sige. Isang oras pa. May pa tayo isang oras. Mga kababol, welcome to Patok Tactics. Ang ating pag-uusapan ngayon ay may kinalaman sa nakaraang eleksyon. Change is coming, and so am I. Alam mo, yan ang sinasabi ng ating bagong presidente. At malaki ang part ng social media sa kanyang pagkapanalo. Kaya naman, naisip ko kailangan baguhin na rin ang mga batas ng social media. Ilan ito sa mga naisip kong bagong batas? Panoorin nyo ito. Mihib. Ano ba naman itong in-order natin? Napakamahal yata nito. I-budget na natin for one week yan eh. Ano ka ba, babe? Okay lang yan. Para naman may maipost tayo na social sa social media. Hindi yung puro value mo lang. Dali, kunan mo na ng selfie. Dali, dali, dali. Ano ka muha? Mas mahaba yung arms mo eh. Oh, yan ako na. Yan. Pakita mo yung phone. Oy! Bakul yan! Arestado kayo. Ha? Oo. Bakul yan. Bakit? Sige, kunin mo yun. Wala, wala, wala. Ikaw, sumama ka. Sa. Sasa niya. Labas mo yan. Sumama ka sa akin. Bukas ka. Buko ka ng buko. Yan ang isa sa mga bawal. Kung maliit lang ang kinikita mo, bawal ka mag-order ng mahal na pagkain para lang ma-selfie ito. Ang parusa, ipapakain sa buhaya, ano mo? Isa pang batas na naisip ko. Tingnan niyo to. Sandali lang, ha. Solo ko naman, ha. Hoy, ikaw. Bawal yan. Sumama ka. Arestado ka. Hoy, sandali. Arestado ano ka. Kasalanan ko? Sumama ka. Arestado ka. Sandali. Ano ba, Aral? Sumama ka. Arestado ka. Ang kasalanan mo, nag-selfie ka ng masyadong malapit sa mukha mo at hindi ka naman kagandahan. Simula ngayon, bawal na yan. Kung hindi ka kaganda, dapat medyo medium-medium shot lang. Ang parusa sa ganyan, ilalampaso ang mukha mo sa sahig. Ito pang isang naisip kong social media na bagong batas. Panoorin ito. This way, Aren. Oh. Oh, na. Excuse me po, Manong. Yehi, ang dami ko na namang bagong damit. Yes, honey. These are all... These are all your favorite, honey. Wow. You like it? Mag-selfie muna ako. Oh, selfie. Come on, selfie. Wait, honey. Ako muna. Honey? Para mag-post ko sa FB. Ikaw lang talaga mag-isa. Nice, no? Bawal yan! Arestado ka! Dali niyan! Kasama ka nito? Ikaw! Arestado ka rin! Ano ko sa lana mo? Dali na! Dali! Sumama ka na! Sumama ka na! Sa lana mo! Dito! Uy! Nani! Name of death! Tama po ang inyong nakikita. Hindi naman masama mag-selfie ng mga bago mong gamit. Pero sana, kasama mo rin yung sponsor na bumili ng gamit mo. Kasama kayong mga kalalakihan. Kung mag-selfie kayo ng mga gamit, dapat kasama yung mga gay sponsors nyo. Dahil kung hindi, ang parusa sa inyo, ipaparada namin kayo sa plaza ng nakahubot-hubat.
Meron pa akong isang naisip na social media law. Panoorin nyo ito. Ay, nakita ko sa FB mo, gusto mo maging model ah. Ay, oo. Photographer ako, gusto mo. Shoot kita. Sige! Teka lang, libre ba yan? Oo naman. Ay, sige. Pero pagkatapos kitang shoot ha, ibang shoot na may gagawin natin. Hoy! Bawal yan! Arestado ka! Dali yan! Teka lang, sandali. Dali yan! Arestado! Shoot ha? Ayan. Ang dami-dami kong kilalang ganyan. Mga nagpapanggap ng mga photographer para lang ma-shoot kunwari yung mga nangangarap maging model. Ang kakapal naman ng mukha nyo. Hindi na pwede yung mga ganyan. At ang mga parusa sa mga ganyan. Ha? Ha? Kukunin ko ang inyong at pipit-pitin ko at ipapakain ko sa inyo ng hilaw. Tandaan nyo yan, mga kababol. Andito ako para kontrolin ang social media. Bawal na ang mga nambabasos ng mga kababaiya. Bakit? FB account mo ba to? Ah, yes sir. Nag-iisang FB account ko yan. Mukha mo to? Oo naman, mukha ko yan. Katawan mo to? Yes, katawan ko yan. Sa'yo ba to? Oo, akin yan. Oh, arestado to. Bakit? Arestado to. Ako. Pirate squad ang ano nito eh. Ano? Ang patusa dito. Pirate squad. Mag-explain ako. Nagbago na ako. Hawakan niya. Hawakan niya. Change is coming. Change is coming. Nagbago na ako. Kapanata na dito yan. Oo nga. Okay. Sige. Sige, tuloy na lang natin bukas tol, ah. Okay, ingat. Sige. Oh, ready na ako. Game na. Hindi na pwede. Pang tatlong oras lang ang pera ko. Inubos mo na sa kakatelepono. Tara na! Teka, hold it. Sino ba yan? Ay, teka. Storbo eh. Hello? Okay po. Apo. Sino ba yung tumatawag na yan? Ah, daddy ko. Nandiyan na daw siya sa baba. Daddy mo? Bakit daw? Sinusundo niya na ako kasi daw, delikado umuwi ng ganito ka-late. Baka may mangyari sa akin sa daan. Alam mo, kaya tapusin na natin to. Ra? Kaya na! Huwag mo na sagutin yan. Hindi pwede. Tatay ko itong pinatawag ko talaga. Ha? Bakit? Papaturo ko kung paano gagawin. Hello, Daddy. Anong una pong gagawin? Ha? Maganda daw. Teka na. Tapos po. Mga kababon, bago tayo magtapos, welcome to Basta! Basta! And of course, kailangan natin ng dalawang grupo, dalawang leaders para makakuha ng dalawang puntos sa laban ng Samson versus Leon versus Delilah. Nagtuturo ang aga. Sino? Rodville, leader number one ng mga boys. Sino ang kalaban? Ni Rodville. Sino? Micah and Rodville ang kalaban ngayong gabing ito. Okay, dalawang grupo. Sino tayo? Boys versus girls? Okay. Recommendation ko lang. O, 5 seconds ha, para mag-isip ng panlaban. Samson versus Leon versus Delilah. Okay, 5 seconds. 5, 4, 3, 2, get ready and... Basta! Pink! Bawi kayo mga girls, 5 seconds para mag-isip. 5, 4, 3, 2, ano yan? Get ready and... Basta! Pink! Boom! Micah, ikaw talaga. Multiple choice. Okay, noong 1996, nanalo ang Bubble Gang sa PMPC Star Awards bilang Best Gang Show. First time na nanalo ang Bubble Gang. Bago nanalo ang Bubble Gang, the previous year, sino? Anong show yung Best Gang Show nung taon bago nanalo yung Bubble? Okay, ito ang first choice mo. Tropang Trumpo ng ABC5. Okay? Ang second choice mo, Mixed Nuts ng GMA. Ang third choice mo, Banana Sunday
ng ABS. Ay, oo. Oh. Anong nanalo ang best gag show bago nanalo ang Bubble Gag? 5 seconds. Oh. 5, 4. Ganda. 3, 2, 1. Ano na? Yung tropang trumpo? Tropang trumpo? Isip ka maigi, tropang trumpo, mixed nuts o banana sundae? Banana sundae. Ano ba? Mixed nuts? Mixed nuts ba? Ano ba? Final answer mo, ano? Ay, ba't nung kakotch kayo? One. Tropang trumpo. May one ba? Tropang trumpo is correct. Ready, ready. Ready, first attempt. May asintahan.